Eyo! Hello mga Pilipino manlalakbay! Kamusta kayong lahat? May travel vlog na naman tayo sa isang napakagandang travel destination idea dito sa Bansalan, Davao del Sur. Ayun siya oh. Havens Du Resort. Nasa paanan lang siya ng Mount Apo. Ano yung Mount Apo? Hindi rin makita. Pero kung iisipin nyo na medyo mahirap yung daan papunta dito, huwag ka, kasi sementado lahat papunta dito. Ayun lang yung highway oh. Sementado siya, even though paakyat siya, walang kagatol-gatol, walang problema going here. Napaka-smooth ng travel namin. This is just 2 hours away from Jensan. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng magandang travel vlog. Meron tayong apat na night shots that we are going to transition kasi gusto ko talagang ipakita sa inyo ang ganda ng lugar na to sa umaga at sa gabi. Yung destination ng paglalakad natin ngayon ay papunta doon sa restaurant area nila wherein masarap yung pagkain. And then doon ay makikita mo talaga lahat. Medyo matarik-tarik din to. Nakapapagod akyatin. Pero sulit yung ganda kapag andito ka na sa taas. You know? Diba? So, makikita mo na yung at least lahat ng resort. Pero syempre, hindi mo kontento sa ganyan, diba? Iaakyat ko talaga kayo dun. Nakakahinga lang. Medyo nawala na yung resistensya natin sa paglalakad sa kaakyata ng mga ganito ah. Ah, eto na tayo sa taas. There you go. Di ba agree? Dito, maganda siya. Especially doon. Wherein, makikita mo yung glamping dome tents nila. It feels so good to be here kasi malamig yung simoy ng hangin and then napakalinis ng palibot. As in, wala kang poproblemahin dito sa food, water accommodation, sa chill vibe ng lugar, kompleto. Pero itong lugar na to lights up differently at night. Ito siya. Ang chill ng vibe ng pavilion nila at night. Masarap kumain dito. Dito kami nag-dinner and the food is so tasty. Especially yung sinigang and then yung garlic chicken. Ang crispy ng balat. I have to really mention that. This place is full of vibrant colors. As you can see, properly decorated with fabulous lights. Diba? At ito na yung pinakamataas na part ng Havens Du Resort. Doon ay makikita mo na yung pool area, yung flower garden lighted, and then yung dome tent, yung glamping, yung mga accommodations. Tara, makita ko sa inyo. You know? Would you like to go there inside? Tara! You know? So, andito na nga tayo sa pinakagitna talaga ng lighted flower garden nila. At ang ganda dito, guys. It feels so good to be here. Napakaliwalas at kakaiba siya kasi nga, you know, 'di ba? Every flower lights up. Even though artificial siya, pero kakaiba talaga siya. I am going to give you a quick tour sa gitna. Hi, Ike. You know, doon ang nakasabi doon is I love H, nandito din sa H, D yung sunflowers, and then R yung tulips. Sa palibot, ay meron mga lighted na mga wheatgrass, you know? Di ba? Would you like to agree na sarap sa pakiramdam dito sa gitna, right? Yes naman. And then, later on, ay dadalhin ko din kayo doon sa may pool area nila na lighted din. And I am going to give you a full experience din doon sa loob at night sa glamping. Di ba? So ano, tara na sa pool? Yun yung night shot ng lighted flower garden nila. At ngayon ay ibababa ko naman kayo doon sa mga villa accommodation sila. Susuyo din natin sa isa-isa even though hindi na tayo papasok kasi may naka-check-in. Tara, let's!
Umagang-umaga, ang lamig dito. Ang simoy ng hangin, kakaiba talaga. I've been thinking about your smile. I've been thinking that I can't let you go. Ang ganda dito, right? Ma-appreciate mo talaga yung linis, yung disenyo ng lugar. Moderno siya. I guess I'm more confused about you, about you. You're my one temptation, yeah. I don't know why I pretend to. I want to emphasize on something na, diba, nauuso yung fake grass. Pero dito, as you can see, totoo talaga siyang Bermuda grass. Diba, sa mga tourism spots is nauuso yung fake grass na magadatingnan. Pero dito, it is so refreshing to see yung totoong Bermuda grass talaga. You know? Diba? Ito yung mga accommodations nila. Meron silang dalawang family rooms, good for 7 to 10 packs. Ngayon, meron silang good for 2 to 3. Yan naman, yung tatlo. Para sa mga rates nito, syempre, hindi natin sasabihin sa vlog. Doon na lang kayo mag-inquire sa Facebook page nila. Ha? Kasi the rates are going to change over time. Minsan may promo, minsan wala. So, doon na lang kayo mag-inquire. And right here, I would say this is one of the best accommodation you can get if you want to get by the pool. Overlooking na yung pool dito at ito na yung pinaka-last na villa accommodation ninyo. And, syempre, kitang-kita ninyo yung napakagandang glamping. Mga dome tents. That one lights up differently and beautifully at night. Yun. At alam nyo ba na maganda din dito sa gabi? Tara! The pool area looks so relaxing at night kapag nandito ka sa accommodation na to, sa villa na to, kasi overlooking mo yan siya. You know? And then, which means you can have your kids go in there, nandito ka, umuupo-upo, and then tinitingnan mo lang sila. Pero syempre, ibababa ko kayo dun. Tara, let's! Maybe I'm indifferent. Maybe I'm not thinking straight. I know I shouldn't play these games. Oh, maybe I'm indifferent. Maybe I'm not thinking. There you go! Ang chill ng pool nila, guys. And then, meron silang mga cottages dyan na kakaiba din. Yun. Modern construction yung feel. There you go. At kanina, pinuntahan ko yung comfort room ng, na common for the outdoor. Ito, yung mga ligo sa pool. Malinis. Parang ang sarap maligo dito, right? Pero ang lamig kasi ngayon eh. So, depende na lang kung magpag-desisyon na namin mamaya na maligo dito. Sa umaga, maganda din yung feel niya. Ito siya. Sa umaga ay napaka-chill ng pool vibes nila. Eto, hindi lang tayo mag-iikot masyado kasi baka mahulog tayo dito. Hi! Bibigyan ko kayo ng... And magically, meron na tayong mga swimmers right here early in the morning. Alas 9, naliligo na yung mga batang to. Ang ginaw! Bibigyan ko kayo ng quick ikot lang, quick tour. Siyempre, nakita nyo na yan kagabi, di ba? Meron silang dalawang bench doon na plastic wicker ang sosyal. Meron din pala silang fountain, which is hindi lang siya nakaandar ngayon. Parang ang sarap dito, oh. Sarap mag-pictorial dito na naka swimming trunks and then naka two-piece yung mga partners ninyo. And then yan yung makikita nyo while nag-chill kayo dito. Diba? So meaning, mas maganda talaga pag doon kayo naka-stay. Gusto nyo makita doon? Tara, let's. Ikot ka kayo doon. Maganda talaga doon, as in. Kakaiba yung feel niya. Kasi, hindi ganun ka-common na merong mga glamping dome tents. Right? Tara, let's.
Tatlo lang siya. So, kung interesado kayo doon, you need to make sure na nakabook kayo para at least hindi kayo maubusan. Right? But I just wanna stop everything I'm doing. Stop cause I'm not okay. I really need to make sure to tell you na napaka-aliwalas talaga ng sa pakiramdam sa lugar na to. I wonder will you ever come back again. Telling myself that it's okay. Okay. Cause every pleasure's got an end of pain. Maybe I'm indifferent. By the way, if you have kids, hindi kayo pwedeng mag-rent dito kasi sensitive siya, medyo sensitibo siya. Baka naman kasi masyadong maglaro yung mga bata and then, you know, yung plastic is mapunit or whatever. So this accommodation is exclusive to adults only. Good for 2 to 3 siya. Yung rate niya ngayon is 5,000 pesos. So weekends, and then meron siyang discount kapag weekdays. Ang ganda at ang sarap ng chill vibe dito kapag gabi. Gusto niyo makita? Eto, night feel ng glamping dome tents nila. You know, meron silang tatlo. Yun. Eto, sa gitna. And then, doon kung saan kami nakastay. Pero syempre, huwag na tayong pumasok doon kasi magulo na yun doon. Meron mga gamit namin, mga sapatos, nakaset up na kami ng laptop doon. Dito ko na lang kayo ipapasok. Tara! You know, ang sturdy ng construction niya. You know, secured. Oh, and it feels so good to be here. As in, aminin nyo, ang social, di ba? Tingnan nyo to, oh. Meron siyang silk na covering dito, di ba? And then, dito, from your bed, it's an option to roll on and roll off the curtains. Eto siya, di ba? Pero, if hindi naman kayo ganun kaselans when it comes to privacy, wag na, kasi yan yung view ninyo at night habang natutulog. The TV is working doon sa room namin. Yung wifi malakas, naka-Netflix kami doon, naka-YouTube, naka-everything that we want to do with the internet and the TV. Diba? And then, what's amazing with this is nagulat ako sa comfort area niya, comfort room. Maganda, pailawin natin. Posh feel. There you go. Ay, hindi siya umiilaw. Pero sa amin doon umiilaw kasi. Diba, meron siyang heater. There you go. And then, everything is so new. Mabango, malinis. As in. Kakaiba talaga yung feeling ng lugar na to. Tara dito sa bansalan. This is good for 2 to a maximum of 3 persons. Maganda din dito sa loob kapag umaga. Let's continue with our day tour. Kung na-appreciate nyo siya sa gabi, syempre, you are going to love this dome tent, yung glamping nila, daytime naman. I have to make sure na ipakita siya sa inyo sa umaga. Di ba pinakita ko ito kagabi? Maganda talaga siya. Di ba? Na-appreciate ko siya kasi ang linis niya tingnan, ang sosyal. You know, sa taas, meron siyang window doon. No? Sarap sa pakiramdam. The TV is working, the wifi is fast, merong password. Yung password pala sasabihin ko sa inyo is guest 2022. And then the lights are working, merong for air conditioning doon pero hindi nyo na kailangan kasi ang lamig-lamig talaga dito. Kapag nawawala na yung araw, syempre ngayon medyo maalinsangan kasi meron siyang opening doon, right? Dito ay kitang-kita mo na sa umaga yung garden nila, yung pavilion, yung villas, at saka yung pool area.
I am pretty sure that you are going to like this with your family, with your special friend, with your jowa. Ngayon ay pupunta na tayo dun sa taas kasi may sasabihin sa inyo yung manager nila at syempre yung friendly staff. Andito na nga tayo sa itaas na bahagi ng Havens Du Resort at yung sinabi ko kanina na wala kayong problema dito sa accessibility, yung mga motor nyo, yung mga sasakyan, kasi as you can see, andito lang talaga siya sa gilid ng daan, sementado lahat. So even though ganun siya kataas, sa paano na tayo ng Mount Apo, wala kagatol-gatol going here. It feels good to be here. At I am with their hospitable staff and their friendly manager. May sasabihin sila sa inyo. Welcome to Havens Du Resort and have a different glamping staycation with us. It feels good to be here. Thank you! Ayan, may kodigo sila. Maybe I'm indifferent. Maybe I'm not thinking straight. I know I shouldn't play this game. But I just wanna stop everything I'm doing. Stop 'cause I'm not okay.